Hi guys! Welcome na naman sa panibago nating video, Upgrade Tighty Serie. So kahapon, galing nga pala ako ng Quiapo, may binili kong bike parts na naman. Siyempre, Upgrade Tighty's nga eh. Ito yung binili ko, yung rotors ng RT86. Dalawa yung binili ko. Ngayon, ikakabit natin siya dito sa wheelset ko na matagal lang nakatenga dito sa bahay. Yan nga pala yung wheelset ko na pagkakabitan nitong dalawang rotors. Yung isang wheelset nandun pa sa kabila eh. So, ito nga pala, nakabili na rin ako ng gulong. Binili ko siya sa Lazada. Pero, yung pangalan ng shop, yung Supreme Bike Shop. Tapos, may isa pa akong binili. Sa Shopee ko lang din to nabili. Itong kadena. Yan. Bali ano siya, KMC yung brand niya. KMC DLC na 12 speed. Kasi gagawin nga pala natin itong 1x12 na setup. So ito yung kasit natin na naka 12 speed. So kailangan niya, meron din siyang kadena ng 12 speed. So yun na nga, bali kulang na lang ako ng RD tsaka ng shifter para magamit ko tong wheelset na to na nandito. Pero sa ngayon, hindi pa ako makakabili nun. Kaya ikabit muna natin tong mga rotors na binili ko kahapon. Ito nga pala mga rotors na binili ko, sa Decimal Bike Shop ko siya nabili. Ang presyo niya nung nabili ko ay 1.8 ang isang piraso. Kasi dati nung mga pandemic price nasa 2.5 pa tong ganito eh. Pero ngayon nagmura na yung mga pyesa kaya 1.8 na lang ang isa. Pala yung Shimano RT86 Jore XT. Ang size na ito ay 160mm. Yan, ito nga pala yung rotor mismo. Yan. Para sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung rotor ng Shimano na Jore XT na 6V. So yan ang nakalagay sa kanya. Marami namang gumagamit ng ganito eh. Dahil napaka-common na itong rotor na to. Kasi iStack na nga pala itong rotor na to. Hindi siya yung floating. Tapos syempre yung laman ng box, ito may kasamang manual na hindi naman natin binabasa. Ayan. Tsaka meron din siyang kasamang, ito yung mga bolt na tinatawag. Ito yung nilalagay sa mismong rotor na ini-screw dun sa hubs. Meron nga palang dalawang klaseng rotor. Yung isa, yung center lock. Itong binili ko, yung 6V. Kasi yung hubs ko na nabili, 6V yon, yung Hawk Pro 4. Bago nga pala natin ikabit to, kailangan natin ng torque wrench. Ang required na torque na i-set natin ay 2 to 4 Newton meter. I-check na rin pala natin kung gaano to kakapal. Kuha lang tayo ng vernier caliper tapos tingnan natin yung sukat niya. So ayan. Ayan na, bali dalawang guhit nga pala siya. So kung dalawang guhit siya, nasa 2 mm siya yung kapal niya. Wala na kasing battery itong caliper ko eh. Kaya dito, nung nakita natin siya dito, umabot siya ng dalawang guhit. Sakto naman siya dito sa sa manual na 2 mm talaga siya. Ayan. So kapag 0.5 mm na lang yung kapal niya, kailangan niyo nang palitan yung rotor niyo. Para din sa safety niyo yan makapadyak. Oh, para sa mga nagtatanong nga pala ng weight nito, meron tayong timbangan ngayon. Tingnan natin kung gaano siya kabigat. Yan, bali ang timbang pala niya ay 125 grams ang isa. Ito nga palang rotors na to, huwag nyo pala siyang hawakan dito sa gilid. Kasi possible na makontaminate itong brake set nyo kung sakaling hawakan nyo itong rotor sa gilid. Kasi yung kamay natin, nagpo-produce yan ng oil na posibleng makapagpa-contaminate nitong rotor. Kung sakaling nahawakan nyo itong rotor, hugasan nyo na lang ng alcohol tapos punasan nyo ng tissue or bulak. Kasi pag nalagyan ng oil yan, possible na hindi gumana yung preno nyo.
baka dumulas lang yung brake nyo dito sa rotor, tapos hindi kayo makapag-brake habang umaandar kayo. Possible pa na mag-aksidente kayo habang nagbabike. Yan, isa pa, para makasigurado tayong na 160 nga ito, sukatin na rin natin. Kuha lang tayo ng panukat. Ito, meron tayong metro dito. Sukatin natin yung diameter niya. Ayan, sakto. 160 nga. Mula dito, hanggang dito, tumapat siya dito sa 16. Bali, 160 nga millimeter. Or 16 centimeter kung kinonvert natin ito sa centimeter. Tama naman na 160 yung diameter niya. Nakasulat dito. Kadalasan talaga ng mga stock na rotors ng mga bike ay 160mm talaga ang ginagamit. Yung mga nagda-downhill tsaka mga nagte-trail, kadalasan mas malaking rotors yung mga binibili nila, mga 180 tsaka yung mas malaki pa doon. Hindi naman tayo nagda-downhill or nagte-trail, kaya ito lang yung binili nating sukat, yung 160. Ang kailangan pala nating screw para dun sa rotor ay T25. Ito guys, T25. Na ikakabit natin dito sa torque wrench. Tapos iset natin sa 2 to 4 Newton meter yung torque wrench natin. Bali, ito na guys, ilagay na natin sa hubs natin yung rotor. Meron pala siyang kasamang tightening plate, ito yung tawag dito sa bakal na to, tightening plate. Meron siyang nakasulat na top. Dapat nakaharap siyang ganyan. Nababasa niya yung top, nakasulat. Tapos saka natin ilalagay dito. Bali, tatlo nga pala yung ganito, yung tightening plate na kasama. Lagay na rin natin yung iba. Bali, ganyan na yung magiging itsura niya mga kapadyak. Ihigpitan na natin siya gamit yung torque wrench natin. Ang paghigpit nga pala ng rotors guys, ang pattern niyan pa star. Una dito, pangalawa dito, tapos dito sa opposite side, tapos dito ulit, tapos ito, tapos dito. Kung alam niyo yung flag ng Israel, yung star na parang ganun, ganun yung pattern niya pag magigpit kayo ng rotors, kahit anong rotors na 6 volt, maliban na lang dun sa center lock. Siyempre iba naman proseso yung paghigpit dun. Ayan, bali, higpitan na natin guys. Nakaset nga pala ito sa 4 Newton meter itong torque wrench ko. Pag narinig nyo na yan, ibig sabihin, okay na yung higpit ng bolts dito sa rotor. Ayan. Okay na rin. Okay na rin. Panlima. Yan, okay na rin. Mahigpit na rin. Yan, mahigpit na lahat. Yan. Ayos na. Yung isa, ganun din. Tingnan nyo kung merong kalog bago nyo i-ride. Ito wala naman na. So pwede na siyang gamitin. Guys, tip nga pala sa paggamit ng torque wrench. Pagkatapos nyong gamitin yung torque wrench, ibalik nyo yung torque wrench sa zero para hindi masira yung calibration ng inyong torque wrench. Yan, isa pang tip sa paggamit ng torque wrench. Ito palang gulong, saka na lang natin ilagay kasi wala pa akong interior eh. Tsaka ito ring kadena, saka na natin to install kasi wala pa akong RB tsaka shifter. Samahan nyo ulit ako maglagay na ito guys next time pag nakabili na ako ng mga kailangan kong parts. Sa ngayon, itago muna natin siya. At hanggang doon na lang muna mga kapadyak. Yun guys, naturo ko na sa inyo kung paano mag-install ng rotor sa mga wheelset natin. Bali, kakabit ko na rin yung isa kong rotor dun sa isa kong wheelset. Same procedure lang guys. Kaya kung may natutunan kayo sa video na to, huwag nyong kalimutan mag-like at mag-subscribe para updated kayo sa mga next video ko. Kaya hanggang sa muli!
Paalam!